sa video na to, i-share namin sa inyo kung saan nyo makikita yung mga aircon vents nyo and kung paano nyo siya pwede i-control gamit yung sa center console unit. Hi guys, my name is Don and I'm not a pro driver. So dito muna tayo, papakita ko muna yung mga vents. Sa third row, or dito, sa trunk, merong vents dito, dalawa, ito at saka yon. Tapos, mapapansin nyo dito na itong vent na to is naka-off. Kahit na i-on ko to, ito, walang lumalabas na hangin dito. I'll show you why later. In-on na lang namin to here. And then, mamaya, dun sa AC unit control, papakita namin kung paano i-on yan. Alright, so nandito naman tayo sa second row seats. Meron dalawang vents dito. So, na-adjust siya from dito sa left side, and then may na-adjust din papunta dun sa right side. Yan, yan yung adjustments niya. Wala kayong controls dito. Yung blower nito is dependent doon sa AC control unit. Mamaya, pakita ko. Nandito naman tayo sa first row, yung driver side at saka yung passenger side. May vents dito dedicated para sa driver side, dito sa left side ko. And then meron dito sa gitna, and then meron din dito. Okay? Other than that, meron din dito sa gitna. So the way you turn this on is, ititwist mo lang siya, kakapay mo naman siya eh, kung may hangin o wala. And then, again, yung blower niya, controlled siya dito sa harapan. Dito naman tayo sa center console unit, parang dito nyo i-control lahat ng air conditioning nyo. Dito, may mga toggles on each side. Parang switches. There are physical switches dito. Ito will be for yung temperature, right? Kung gusto nyo mas mainit or mas malamig. And then, yung kabila naman is yung blower. Yung icon na may electric fan. Yan. Yan. And then, ito naman, ganun din for yung passenger side. So, pwedeng iba yung temperature dun sa passenger side. So, mas malamig sa kanya dito sa side na to. Yung blower na set, yung lakas ng blower dito, iisa lang siya. So, hindi siya separate unlike itong temperature. Kung ano yung blower na sinet ng passenger, yun din yung sayo. So, hindi siya hiwalay. Yung temperature, oo, pero yung blower is the same. Now, yung lakas ng blower dito will control yung lakas din ng blower sa dito sa box na to. Dito. Pag nakas agad yan, mas malakas kapag, you know, mas malakas dito. Pero dito mismo sa loob, di ba, since na natitwist niyo siya, pwede yung i-control, i-minimize yung amount of air going inside. In addition dito sa box, you can actually feel na lumalakas din yung vent dito sa likod, sa second row, kapag nilalakasan nyo yung blower dito sa harap. Alright? So, yun yung dalawang toggles dito on each side. Dito naman tayo sa touchscreen. From the bottom tayo, going to the top. So, itong AC na to is, well, AC. So, basta lumalamig siya pag naka-orange yan, okay? Yan yung indicator niya na naka-on siya. Ito namang max, itong nakikita niyo dito, is like yung defogger natin sa harap. Ayan yung defogger. Mararamdaman niyo, may defogger yan eh, somewhere dito. Basta may defogger yan. And then, ganun din yung defogger dito sa likod. Sa likod naman to. Alright? Now, ito yung interesting part. Di ba nabanggit ko sa inyo na may vents, di ba, doon sa third row, doon sa second row, and then dito sa first row. May vents din yung upuan natin. Ito yan kung paano yung isa-set. So, ito, makikita nyo, yan. Yan yung vent. Mararamdaman nyo na lalamig yung dito sa upuan nyo. Dalawa yung blue niya ngayon. That means na naka-maximum siya, right? Pag tinap ko uli yan, one na lang siya, this is off. Okay, ulit ah. So, ito yung on, yung full niya, parang high. Then low, then off. Alright? So, ganun din naman sa heating. Makikita nyo dito, so ito yung cooling, ito yung heating ng seats. So, that's high, that's low, and that's off. Ganun din siya, separate siya dito sa passenger side. So, makikita nyo dito, yeah. So, pwede kayong pareho kayo meron. Pwede low sa kanya, high sa'yo, and vice versa. Alright? May heating din yung sa passenger side. Okay? Ganun na siya. So, doon naman tayo sa auto button. Ano bang ginagawa nitong auto button? Well, in my experience, kapag ka-start pa lang na sasakyan, sobrang yung blowers niya, lakas, everything. May times din naman na sobrang lamig. I'm not sure where it's getting yung temperature niya eh. Pero technically, yung automatic, doon sa preferred na blower setting ko, hinihinaan niya pag in-auto ko. Ito pala guys, so kanina nag-auto ako and yung fan speed niya is on 4. Ngayon, since naka-auto pa rin, parang kusa niya nang binaba sa 3. Para matanggal niyo siya sa auto, hindi pag-tap nito ah. Kasi every time you tap this, walang nangyayari. Yan, pag naka-auto, blue is activated siya. Pag walang nangyayari. Che-change nyo lang yung fan speed niya. Ito. Itong toggle na to. Yun. And then mawawala na yung auto. Alright? So, balik natin sa 2. Yan. Dito naman is itong auto na to na may parang arrow na U-turn. Ito. It's for pag bumibiyahe kayo and then may naaamoy kayong something sa labas and ayaw nyong pumasok yung amoy dito sa loob ng sasakyan. Yun yung button na i-press nyo. So, ngayon, naka-activate siya para gusto nyo naman ng
maamoy yung kung ano yung nandun sa labas, yan yun. Alright, so disabled siya. I just leave it on, ganyan. Yung button na to, alam niyo na to. Itong I.O. button na to. It just turns off yung buong ito. Yun na yun, patay na. Teka, buksan ko lang, umiinit. Itong sa side ko, makikita niyo, alam na natin to, ito yung temperature. And then ito rin, dito sa side ng passenger, may temperature. Ang pagkaiba dyan is itong sink. Now, if I press sink, remember we can have different temperatures dun sa passenger and then sa driver. Itong sink button na to, if I press this, so on siya, and then ito biglang naging 22. So kung ano yung temperature ko dito, parang kukunin bigla ng temperature doon sa passenger side. Every time I change yung temperature ko dito, pareho na silang nag-change. Sink nga eh. If in case lang na kunyari naiinitan yung passenger or nalalamigan yung passenger, he or she can override it pag chinange yung temperature niya. Alright? So yun. So I stayed at 20 and then si passenger naman, pwedeng mag-iba. And makikita nyo na yung sync button is disabled na automatically. So, dito naman tayo sa rear. Ito, rear button na to. Ano ba yung rear na yan? So, pinakita ko kanina yung vent doon sa third row. Ito yon. Walang lumalabas ngayon ng aircon doon kasi off siya. If I turn this on, maririnig nyo yun. Kung naka-on yun na yung toggle switch or yung knob, pag in-on yun yung knob, yon. Pag naka-off yung knob, tapos in-on yun yung rear, walang lalabas doon. Alright? Oh, nga pala guys, so I kept showing you how to change yung temperature on both sides using ito, yung switches. You can actually use yung touchscreen to change pa rin yung temperature on both sides. I just use yung switches, yung physical switches niya kasi hindi ko na kailangan tignan when I'm driving, di ba? Of course, I still have to look at anong temperature na o pero kinakapa ko na lang siya. Alright, so doon naman tayo sa blower settings ulit. So dito, sa touchscreen, ganun din siya. So kanina, we were using itong switches, right? Itong switches na to, to change yung blower or yung fan speed. You can still use yung touchscreen na to, to change yung fan speed. Once you release yun air, yung laos. Dito naman, you can set kung saang vent lumalabas yung aircon nyo. So ngayon, itong gitna na to means na dito siya sa gitna. Dito, yan, sa may dash, alright? Pag tinap ko to, dito naman siya, dito banda. Yeah, may mararamdaman kayo dyan, dito. Yeah. And then dito sa baba, syempre, yung sa paa nyo. O nga pala, so other than this, meron tayong settings. Alright, so pupunta tayo dito, vehicle settings, and then dito, AC. Okay? So meron tayong cabin active ventilation, cabin self-cleaning, auto defrost. And then yung AC brightness level. To be honest, I just leave them all on. Hindi ko. Maganda na yan, oh. Cabin self-cleaning, oh, di ba? May tagalinis ka na. Ang sa akin is itong AC brightness level. So, I just leave yung AC brightness level sa 10 kasi kapag binubuksan yung moonroof and whatnot, hindi ko alam kung anong angle. Naka-angle to, eh. This is prone siya sa reflectiveness. So, ito yung sample ng 1. Yan siya. Okay. I mean, you can still see it at night, pero kapag may liwanag sa labas, di ba, parang mas magandang full brightness. So, kung interested pa kayo sa mga features ng Tiggo 8 Pro, check out yung playlist na to. Thank you so much. Hanggang sa ulitin, kita-kits.